Hi guys, it's me LC and welcome back sa akin YouTube channel. So for today's video guys, na bahay meron habang nagbabasa ako ng mga comment sa aking YouTube channel. So isa to sa mga napansin kong nag-comment sa akin. Actually, matagal itong nagko-comment sa akin. So bago matapos tong taon na to, gusto kong pagbigyan yung kahilingan nitong aking isa sa mga nag-comment sa aking video. So, actually, matagal na siyang nagko-comment. Hindi lang ako hindi ko lang nagagawa yung mga gusto niyang ipagawa. Yun, hindi ko alam kung challenging ba ito. Tsaka, dahil talagang gusto niya i-reveal yung hili-kili ko. Actually, talaga, sobrang natatawa ko. Actually, ang tagal ni, matagal na siyang nagko-comment about dito sa aking, bunot kili-kili reveal. Yan. So, for today's video, guys, pagbibigyan natin siya. So, just keep on watching, guys. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? So, ito guys, yan. Dito ako sa aking YouTube studio, yan. Ito, napapansin nyo to si Ismael Panaga. Yan, shoutout sa'yo. Hi, madam. Happy New Year po. Upload ka naman po ng video about. Ayan, tingnan natin. Ayan. About sa underarm hair removal next vlog po with honest review. Panotis naman, madam. Yan, so for today's video, Ismael Panaga, pagbibigyan kita sa iyong kahilingan. Actually, matagal ka nang nagre-request niyan. Sige, i-reveal na natin yung ating kilikili with a bunot challenge yan. So, shout out sa iyo, Ismael Panaga. So, yun guys, yan, naligo na ako para hindi na ako magbasa mamaya. So, yan. At saka sinamantala ko rin kasi wala yung mga amo ko today. So, kaya, ayan. So, bago ko nga pala umpisahan yung challenge na to na Kuya Ismael. So, konting ano muna dito sa about sa aking kili-kili. After kung gumamit ng guri, kung natatandaan nyo, yan. Then, nagkaroon siya ng darkness. So, nagkaroon siya ng problema noon. Nangitim siya, ganyan. So, nagkaroon din talaga siya noon. Siguro mga ilang months ko din yon bago siya bumalik. And then, after noon, nung nandito na ako sa Hong Kong, so, dahil kasi kagustuhan ko pumuti ang kilikili ko, so, gumamit na naman ako ng, yung 88, yon. Lagay ko na lang sa screen yung ano niya, kung ano yung, nakalimutan ko kasi yung pangalan niya. Nagkaroon din siya ng problema. So, for today's video, guys, yan, i-reveal ko na uli ko ano yung itsura ngayon ng hilikili ko. So, hindi siya kagano. So, yung mga basher dyan, ayan, manda na kayo, mga basher, marami, may ibabash naman kayo. Ayan, ito, tanhin natin yung request ni Kuya Ismael, yan, about do sa hilikili, bunot challenge, yung, yun. Actually, maraming mga paraan ng pag re-remove ng buhok sa kilikili. Syempre kung may pera ka naman, pwede kang magpa-wax or pwede ka namang mag DIY wax, 'di ba? So meron ka, pwede kang pumunta sa mga dermatologists para magpa ano lang iyong kilikili. Pero pa sa akin kasi dahil hindi naman talaga ako masyadong madami yung buhok sa kilikili. So nagmamano-mano lang din ako. At saka minsan lang din ako magbunot ng buhok sa kilikili. Ayan, i-re-anin na natin yung ating, ayusin muna natin yung ating cam. Yan. So, yung, so, ang kagandahan lang doon dito, pagka once na, mas maganda daw talaga, pag once nag-wax ka na lang, kasi, yung wax na ginagamit mo, or kaya papunta ka sa mga ibang mga, na pwede kang magpaano ng yung kilikili, para gumanda, ganyan, mas maganda yun kasi nakakapute. Pero ang kagandahan lang din sa mga hindi nabubunot ng ng buhok sa kilikili, hindi kumakapal yung buhok nila sa kilikili. At saka hindi rin maganda na mag-shave ka ng kilikili mo kasi lalong kumakapal yung buhok mo sa kilikili. So, ayan guys. So, wala po tayong ayan. So, ayan na guys. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, wala siyang gaanong buhok. Ayan. Kaya hindi ko alam kung ano bubunutin ko dyan.
ano na natin yung aking kilikili. So, nasira yung kanina, video ko kanina, nasira yung video ko kanina. So, ayan. Ayan, bago ko yan, guys, share ko lang sa inyo. Nung gumamit ako ng guri, then, ayan na siya. Nawala naman yung kanyang sugat-sugat. Tapos, yung gumamit ako ng 88 kunin, hindi ko lang matandaan kung anong klaseng brand yun. Ayan, yun yung ginamit ko. Ayan, nagkaroon siya ng mark. Pero wala naman siya ng buhok kanina. Wala naman siyang ganong buhok. So, ayan, meron siyang konti lang. So, natatakot akong magbunot ng buhok sa kilikili kasi una, hindi naman ganong karamihan. So, tinanggap ko lang yung request ni Kuya Ismael about doon sa kilikili bunot reveal nga. Yung bunot buhok reveal. Kilikili reveal. Ayan. So, ayan. Lapit natin ang konti. Ayan. Papansin nyo, ayan. Ayan na yung pinagdaanan ni Guri at saka ni 88. Ayan. Kung mapapansin nyo, parang may kulay itim siya. Ayan. Dati naman wala. Ayan. Tapos, eto yung sa kabila. Ayan. Huwag nyo nang pansinin to. Talagang nandyan na siya. Ayan. So, kanina nasira yung aking video. Ayan. May konting buhok siya. Hindi ko siya mabunot. Yung iba, magagaling magbunot talaga ng buhok sa kilikili. Pero ako kasi, madalang akong magbunot dahil una, ayan. Kung mapera ka naman, pwede ka namang mag-wax. Ayan, mag-DIY wax ka. Pwede naman yun. Ayan, pero kung kulang ka sa budget, so magtsaga ka na lang talagang magbunot. So, ayan. Madalang ako magbunot ng buhok sa kilikili kasi guys, una, wala naman siyang ganong talagang buhok. Then, ayan. Meron man mang ilan-ilan lang, parang balahibo ng pusa lang na, ano, kung nasa Pilipinas ako, meron ako taga-bunot. Pero pag dito, yung iba sanay na magbunot ng buhok, yung ginaganyan lang. Ako kasi hindi ako sanay ng ganun. Natatakot akong maano yung aking balat sa kilikili, ayan. So, tansyahan lang talaga. Kaya doon sa nagtatanong kung ano yung ginamot ko about doon sa nangyari doon sa guri. So, guys, wala pa akong ibang ginamot, kundi uminom lang ako nung nireseta ng doktor. Yun lang yung ginamot ko. Tapos, talaga, ano na lang siya, nung pagkainom ko na medyo nawala na yung allergy ko na yon. Tapos, yung about sa kilikili naman, nagpahid lang ako, guys, lagi ng Vaseline. Vaseline talaga yung ginamit ko para mawala siya. Nawala naman, katagalan naman mawala siya, guys. Kaya huwag kayong mag-alala about doon. So, yung iba, hindi ko na siya mabunot, hinahayaan ko na lang yung iba. Yan, may nakukuha ako. Tapos, pagka nagmamadali ka, tapos anhin mo na lang, ganyan, ginaganyan ko na lang yan, binubunot ko na lang ng aking kamay. Yan. So, wala naman siyang ano. So, ayan. Ganito na nangyari, guys, after nga nung kay Guri. So, ayan, wala na siya. Kaya yung mga nagtatanong about doon sa kung ano yung ginamit ko nung nagkaroon ako nung nag-allergy sa guri. So, wala akong pinahid, guys. Kundi, Vaseline lang po talaga. Wala akong anong mga cream na pampaputing ginamit. Wala. Hinayaan ko lang siya. Ayun lang. Tapos, kung gumagamit ka naman ng whitening soap, okay din yun. So, marami nga, diba, sinasabi nga ng mga matatanda na mas maganda kung halimbawa, magbunot ka na lang, magtsaga ka na lang magbunot kaysa sa ahitin mo. Kasi pagka inahit mo yung sa kilikili mo, may tendency kumapal yung buhok ng kilikili mo. Tapos, masusugatan ka pa. Tsaka huwag kayong mag-i-scrub ng mga magagaspang na tela or something na ano para ipanghilid lang dito sa kilikili niya. Mas maganda yung pang, alam mo yung parang cotton lang. Yun, the best yun, guys, na i-ano nyo sa kilikili niya para hindi siya ganun, hindi siya masugatan at hindi siya magkaroon ng infection. So, ayun, yun. Doon, yun. So, marami nang pinagdaanan yung kilikili ko, yung about yun sa paggamit ko ng guri at saka nung 88 na yun, na targa nung nilagay ko siya nung 88. Siguro, ano lang,
Wala pang ano, overnight kasi yun eh. So nung inano, akala ko ganun pala yun, pag once na ikaw allergy ka na talaga sa isang item na ginamit mong product. So wag ka nang uling mag-ambisyon pa uling gumamit ng ganito whitening soap na ganito na keso 1 week lang or ganito. Wag ka nang mag-attempt kasi alam mong allergy ka na talaga nun. So wag mo sabihin na hindi na try ko to, baka hindi ano sa akin, baka hindi. Siguro pwede tayong gumamit yung mga mild lang na lang. Wag na lang yung mga may something na bago ka gumamit ng isang product, basahin mo muna kung ano ba, kung ano yung mga ingredients na nakahalo dun sa product na yun, kaysa sa gumamit tayo ng gumamit tapos saka lang tayo magsisisi ng ano pala, di ba, na hindi pala hiyang sa atin. So ayun lang guys, hope so nag-enjoy kayo sa video ko for today at sa inyo rin Kuya Ismael. So hope so na nagawa ko na yung pinapa-challenge mo sa akin about doon sa Kilikili Reveal Bonus Challenge. So, ayan. So, Happy New Year sa inyo. Ayan. Happy New Year po sa inyo at saka sa inyong lahat at lalo sa iyo, Kuya Ismael. Hope so nagustuhan mo tong video ko today. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like, share this video and subscribe my channel. Yan. At saka click mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa aking mga video. At sa mga gusto pang kung gusto may mga gusto pang magpagawa or something na gusto nyong gawin ko, yes, huwag kayong mahiyang mag-comment sa baba. At saka lahat ng mga comment nyo, binabasa ko yan guys. Yan talaga. Kung kaya ko naman sagutin, so sinasagot ko yun. Pero pag hindi ko nasagot, ibig sabihin, kulang ako sa information. So ayun lang guys. Sana maging okay ang pagdiriwang ng ating New Year today at bukas. New Year na bukas. So ayan. I-upload ko tong video na to para bago matapos ng taon is na taon ni makita ni Kuya Ismael itong aking challenge accepted doon sa request niya. So ayun lang guys. So sana kasi